morning, guys. So here is my Rosal plant. So yan, in season na naman ngayon ang aking Rosal plant sa pamumulaklak. Ayan, di ba nga sabi ko, ang Rosal plants ko, nagpo-flower siya 3 to 4 times a year. So ito yun, isa to sa panahon na namumulaklak siya. So bigla ko lang naisip na i-journal ko siya ng mga ilang days para makita nyo siya from buds hanggang maging isa siyang full bloom na na flower. Okay? Para ma-improve ko rin sa inyo na yung buds niya hindi nalalaglag. Yan, kagaya dun yung mga problem kasi ng iba is yun nga, nalalaglag daw yung buds nila. Yung buds ng kanilang Rosal plant. So, eto guys. So, I hope you enjoy this. So, mamaya, siguro mga ilang days, kasi i-journal ko to para makita nyo siya na maging full bloom. So, ayan guys, as you can see, after ilang days, ayan, yung mga ibang buds na nag-open na, naging full bloom flower na sila. So, ayan, ang bango niyan guys, sobra. Ayan, so, nagsisimula na sila. Ano yan eh, once meron ng isang buds na nag-pop up into a flower, ayan na, sunod-sunod na sila. So yan guys, siguro this plant is 4 feet lang yung taas niyan and potted lang siya, potted plant lang yan, basta alaga lang siya sa dilig and at the same time sa kape. Mahilig sa kape ang Rosal. So, ayan. Para mas marami siyang bulaklak. Okay? Ayan. And hindi rin nalalaglag yung bulaklak niya o yung buds niya. Yun. And be sure lang din para talagang tumuloy. Ayan, kahit alugin ko siya, nakita nyo, hindi nalalaglag yung bulaklak niya. And be sure din na ang Rosal nyo ay walang langgam. Kasi isa yun sa reason bakit yung buds nalalaglag. Kasi kinakain ng langgam yung paligid ng buds. So, ang tendency niya, masisira. Malalaglag siya. So, ayun. Yan. So, ayan guys. Kaya, yan. After naman yan, after ng flowering niya, doon ako mag-i-start na mag-trim para magparami naman ng Rosal plants. Ayan. Kasi ngayon, marami pa yung buds. Minsan, even nagpa-flower na siya, even nag-full bloom na yung flower niya, marami pa yung buds. So, yan guys.